Supply ng kuryente sa Panay Island na ibalik na ngayong araw. Yung pagbili po ng sasakyan ng ating mga transport service entities, wala pong mandato doon ang DOTR Chiquete Authority. Korupsyon sa pag-aangkat ng mga modern jeepneys, itinanggi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Mga nasa likod ng pagpapakalat ng impormasyon kaugnay sa destabilisasyon sa pamahalaan, ipinahahanap na ng Philippine National Police. Hindi po nila mabe-verify o ma-confirm kung pumasok nga ba talaga yung mga taga-ICC. Pagpasok sa bansa ng International Criminal Court, hindi makumpirma ng Bureau of Immigration. Ekonomiya ng Pilipinas posibleng lumago pa ngayong taon. Inflation rate ng bansa patuloy na bumaba sa pagtatapos ng 2023. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita, hindi mawawala ang mga usapin kaugnay sa destabilisasyon sa kahit kaninong administrasyon. Kamakailan lang may mga kumalat na namang mga maling impormasyon tungkol sa umano'y planong pagpapaalis sa pwesto kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya ipinahanap na ng pamunuan ng pambansang pulisya ang mga nasa likod ng pagpapakalat nito. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Isa po ito sa mga pictures na nakikita natin ngayon na kumakalat sa social media kung saan ginamit po ang pictures ng ating Chief PNP, ng ating Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines together with our President with caption, AFP PNP Generals convincing PBBM to resign. Walang katotohanan ang mga kumakalat na impormasyon sa social media kaugnay sa umano'y pangungumbinsi ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mag-resign. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, fake news ito at handa silang panagutin ang sinumang nasa likod ng pagpapakalat ng maling impormasyon sa ilalim ng Article 154 ng Revised Penal Code at paglabag sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Law. Sa pagkakataon pong ito ay nakikiusap po tayo sa ating mga kababayan na mag-ingat po tayo sa pagpo-post at pag-share po ng mga information, unverified information at that, sa ating pong mga respective social media accounts, maging responsible po tayo lahat dahil maaari po tayong maharap sa iba't ibang kaso for spreading unverified and fake news. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na ipinag-utos na ni General Acorda sa PNP Anti-Cybercrime Group ang pagsasagawa ng masusing cyber patrolling para matukoy ang mga social media site at YouTube channel na nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Isa sa sinasabing social media site ay ang General's Opinion na may 104,000 na followers. Again, inuulit po natin to all spreader of fake news. We are monitoring you para po matigil na po natin itong mga ganitong maling aktibidad. At once ma-identified po namin kayo, we will file appropriate charges once matukoy po natin kung sino po ang nagpapakalat ng ganitong klaseng fake news using the picture of our Chief PNP. Kaugnay naman sa destabilisasyon, sinabi ng opisyal na wala silang namomonitor na paggalaw sa hanay ng pambansang pulisya ukol dito. Ay wala pa tayong namomonitor na ganito, subalit patuloy po tayong nagbabantay, patuloy po tayong nagbabalidate ng mga information in close coordination with our Armed Forces of the Philippines. Bagamat inirerespeto ng Philippine National Police ang pagbibigay ng saloobi ng mga retiradong opisyal ng PNP at AFP, nakiusap naman ang pambansang pulisya na wag nang idamay ang organisasyon na abala sa pagbibigay ng serbisyo at proteksyon sa publiko. We want to assure the public that the PNP remains a political, intact,
solid and professional. Mahal po ng inyong pambansang pulisya ang ating bayan. We will always uphold the Constitution and obey legal orders of the duly constituted authorities. Ang pamunuan ng AFP muli ding tiniyak ang pagiging profesional at katapatan sa Konstitusyon. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayaw kumpirmahin ng Department of Justice ang kumakalat na balitang nasa Pilipinas na ang mga investigador galing sa International Criminal Court o ICC. Aminado ang DOJ na hindi makumpirma kahit ng Bureau of Immigration kung pumasok na sa bansa ang mga kinatawan ng ICC. Samantala, umaasa naman ng DOJ na makikipag-usap sa kanila si dating Secretary Harry Roque kaugnay sa mga inihayag nito hinggil sa ICC. Ito ang balita ni Dante Amento. Hindi po nila ma-verify o ma-confirm kung pumasok nga ba talaga yung mga taga-ICC. Wala umanong impormasyon ang Bureau of Immigration kaugnay ng sinasabing pagpasok sa bansa ng mga miyembro ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Department of Justice Spokesman Assistant Secretary Mico Clavano, hindi rin makumpirma ng BI kung dumating sa bansa si ICC Prosecutor Karim Khan. Kaya maging sila ay walang ideya sa balitang nasa bansa na ang mga taga-ICC. Siyempre po, hindi naman sila magre-represent ng ICC pagpasok nila. No? They will not identify themselves as people or investigators or prosecutors from the ICC. So kung sakali lang po na dumating sila dito, they made it a point not to be known. Si Solicitor General Minardo Guevara sinabing maaari namang makapag-imbestiga ang ICC prosecutor kahit hindi ito personal na pumunta ng Pilipinas. Paghahayag ni Guevara, mayroon namang local groups na nagbibigay ng suporta o assistance sa kanya. At sakaling nakapasok naman ang mga tauhan ng ICC sa bansa, mayroon dapat impormasyon dito ang Bureau of Immigration o BI. Nauna nang sinabi ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque na kumpirmadong nandito na sa bansa ang mga kinatawan ng ICC at nag-iimbestiga. Ito umano ay labag na sa ating saligang batas. So meron po akong confirmation na talagang nag-iimbestiga ang mga dayuhan dito sa Pilipinas. Kaugnay nito, umaasa ang DOJ kung maaring makipag-usap sa kanila si dating Secretary Roque at maibahagi ang mga impormasyon o nalalaman ito hinggil sa ICC. Bagamat ang paniniwala ng DOJ ay maaring patuloy pang biniberipika ni Roque ang mga nakuha niyang impormasyon. Ibig sabihin siguro, he's still building up the veracity of the information, the credibility of his source, and then maybe at that point, he will come forward with that information. Kinuna ng UNTV News ng reaksyon dito ang dating kalihim, ngunit wala pa siyang tugon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng lumago pa ang ekonomiya ng Pilipinas sa 6 to 6.5% ayon sa economist na si Michael Ricofort. Gayunman, may ilan namang peligro upang hindi ito makamit gaya ng geopolitical tensions at posibilidad ng mga kalamidad. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Yung economic growth natin for 2024, at least 6 to 6.5%. No? Ibig sabihin yun, mas mabilis yung production, yung kumakain, yung output sa ekonomiya natin. Eh. Pati nagre-reflect din yun, yung kita, mas mabilis yung growth, no? yung mga benta, mga sales. 5.9% ang inilago sa ekonomiya ng Pilipinas sa third quarter ng 2023 sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa pagtaya ng Chief Economist ng RCBC na si Mr. Michael Ricofort, magtutuloy-tuloy pa ito ngayong taon. Posible itong pumalo sa 6 hanggang 6.5%. Ang economic managers ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., 6.5 to 7.5% naman ang growth assumptions para sa 2024. Ayon kay Ricofort, kabilang sa drivers ng economic performance ng bansa ang malaking working age population.
Gayun din ang remittances ng overseas Filipino workers at ang lumalawig pang business process outsourcing o BPO industry sa Pilipinas. Majority ng mga Pilipino may hanap buhay na kasi 12 largest population ng Pilipinas sa buong mundo, yung more than 110. So imagine mo, more than 50 million Pilipinas pwede na magtrabaho. So mas marami may hanap buhay. Gayunman, may mga bagay na posible ding maging dahilan upang hindi maabot ng bansa ang target na paglago ng ekonomiya. Gaya ng geopolitical tensions at mga kalamidad, ito ay lalo na't nagpapatuloy pa rin ang gyera sa pagitan ng Ukraine at Russia, gayon din ng Israel at Hamas militant group. Umiiral din ang El Nino na maaaring magpababa sa agricultural production at magpataas sa presyo ng mga bilihin. Maapektuhan talaga dyan pagka may politics of oil. Maapektuhan na naman yung presyo ng mga bilihin. No? Pero ngayon, tinatrabaho nila, pati yung mga central banks, tinatrabaho nila ng gusto para so far so good, sana naman hindi na kumalat yan, yung gera na yan. So for the coming year, bukod sa, kasi panahon din naman ito El Nino eh. So ang tanong dyan, mild ba yan o magiging severe? Samantala, makikinabang naman ang Pilipinas sa pagbango ng global at Asian economies mula sa pandemya. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naitala ang pinakamababang inflation rate o bilis ng antas ng presyo ng produkto at serbisyo noong Desyembre na umabot sa 3.9%. Sa kabila nito, nananatiling hindi kampante ang gobyerno kahit bumagal ang inflation rate ng bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng produkto at serbisyo sa bansa ay bumagal sa antas na 3.9% nitong Disyembre 2023. Nagtapos ang taong 2023 sa patuloy na pagbaba ng inflation rate ng Pilipinas. Kumpara sa nakalipas na isang taon, pinakamababa ang naitalang inflation rate noong Disyembre na umabot sa 3.9%. Ayon sa Philippine Statistics Authority, malaking nakapag-ambag dito ang mabagal na pagtaas sa singil sa kuryent, renta ng bahay at presyo ng ilang produktong petrolyo. Ang nag-ambag ng malaki sa pagbaba ng inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mas mabilis na pagbagsak ng presyo ng kuryente na may negative 7.8% inflation. May iniambag rin sa pagbagal ng inflation ng mababang presyo ng food at non-alcoholic beverages tulad ng gulay, partikular na ang repolyo at kape. Inaasahan na ng pamahalaan ang pagbagal ng inflation sa huling quarter ng 2023. Sila nito hindi pa rin ito kampante kahit na naitala ang patuloy na pagbagal ng inflation rate. Ngunit sa kabila nito, ayon kay National Economic and Development Authority Director General at Socio-Economic Plan Secretary Arsenio Balisacan, babantayan pa rin ng Interagency Committee on Inflation and Market Outlook ang galaw ng inflation. Kung kinakailangan niya ay muli silang magpapanukala ng pagbabago sa ipinapataw na taripa sa ilang produkto tulad ng bigas, mais at karne ng baboy. Bukod dito sa una ng inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagpapalawig ng mababang tariff rate sa ilang agricultural commodities. Ayon sa NEDA, nananatiling may banta sa estado ng inflation ang pagtaas ng presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado at ang inaasahang pang matinding epekto ng El Nino phenomenon lalo na sa produksyon sa agrikultura. Ayon sa isang tindero sa Trabaho Market sa Sampaloc, Maynila, may bahagyang pagbaba sa presyo ng ilang bilihin tulad ng mantika at asukal kumpara sa nakalipas na taon. Sa mantika, bumaba na ng 50 pesos sa isang balde. Sa asukal, 95, tapos ngayon 85. Sa Facebook post naman ni Pangulong Marcos, sinabi niya na ngayon 2024 lalong palalakasin ang mga programa sa agrikultura at tututukan ang mga hakbang upang mapanatiling abot-kaya ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Patuloy rin niya na magsusumikap ang pamahalaan para patuloy na mapaganda ang estado ng ekonomiya ng bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. We'll be right back.
Naibalik na ang supply ng kuryente sa Isla ng Panay matapos makapagload ng karagdagang power ang isa sa pinakamalaking planta sa Panay. Pero wala pang katiyakan na hindi na mauulit ang region-wide blackout dahil walang reserve power ang isla. Ito ang balita ni Lalaine Moreno live. Lalaine, ano ang long-term solution para maiwasan na maulit ang power crisis sa Panay na umabot ng ilang araw? Monica, isa sa mga long-term solution na inilatag ng Department of Energy dito sa National Grid Corporation of the Philippines, itong paglalagay ng submarine cable para maaaring makakuha ng supply ng kuryente ang NGCP sa ibang parte ng Visayas kapag mayroong isang planta na pumalya. Isa pa dyan ay ang pagdadagdagan ng mga planta na maaaring mag-supply ng karagdagang power sakaling may isa sa kanila na pumalya. As of 12:49 p.m. kaninang tanghali, nakapag-dispatch na ng full load na 135 megawatts ang PAM Concepcion Power Corporation, ang isa sa pinakamalaking planta sa Panay na nagja-generate ng electricity sa National Grid Corporation of the Philippines. Ayon sa NGCP, sapat na ang nakukuha kanilang power mula sa mga planta, kaya normal na ang transmission system ng grid. Umaabot na sa 369.5 megawatts ang naibibigay na supply ng mga power plants sa Panay at 37.5 megawatts ang mula sa ibang planta sa Visayas. Sapat na ito para mapunan ang 419.2 megawatts load na demand. Pakinggan natin ang magkakasunod na pahayag ng NGCP at Electric Cooperative. Everything has been stable as of 12:34, nakabalik na tanano feeders natin sa whole Panay. And PCPC has also been able to dispatch its power that can support that full restoration natin. Ang tanana natin, niya 6 substations sa more power, residential and private feeders ang fully restored na natin following the stabilization sa aton niya grid system sa Panay. As of 12:30 sa Subong, nabalik doon ang katapusan namon nga feeder na nga open. So tulad, bali 100% energized na ang mga feeders naton. Gayunpaman, wala pang katiyakan na hindi na maulit ang power blackout dahil kulang sa reserve power ang Panay. The positive product will always be there naman, no? Because there are lots of unforeseen factors on the ground, no? It could be a plant that will bog down again, no? It could be a grid na may ara kita sa mga disturbances like naputol kakahoy. Monica, isa sa long-term solution na inilatag ng DOE na tapusin ang Cebu-Negros-Panay Backbone Project sa March 2024. Sa pamagitan nito, maaaring kumuha ng karagdagang supply mula sa Cebu sakaling pumalya ang isang planta o kulang sa reserve power. Ito ay isang 238-kilometer long circuit, 230 kV capacity transmission line na kumokonekta sa Cebu, Negros, and Panay Island. Samantala, dahil back to normal na ang kuryente sa Iloilo City, ay nagbukas na rin ang ilang establishmento. Pero ang pasok ngayong araw sa Iloilo City Hall ay hanggang tanghali lamang dahil nga ayon kay Mayor Jerry Treñas ay kailangan din magpahinga ang mga empleyado dahil karamihan sa kanila ay hindi nakatulog o nakapagpahinga ng maayos na gabi dahil sa nangyaring rotational blackout dito sa Iloilo City. And muna ating balita mula dito sa Iloilo City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Naniniwala si Senator Francis Escudero na dapat maparusahan ang kumpanya na responsable sa malawakang blackout sa Panay Island. Bunso nito, hinimok ni Senator Escudero ang Energy Regulatory Commission o ERC na ipatawag ang mga opisyal ng Panay Energy Development Corporation o PEDC at PUM, Concepcion Power Corporation o PCPC. Ito'y para pagpaliwanagin kung bakit natagalan ang pagbalik ng kuryente sa lugar.
palaisipan si Senador kung bakit inabot ang PCPC ng ilang araw bago maibalik ang supply ng kuryente, imbes na 4 oras lamang na anya'y karaniwang itinatagal ng pag-resupply ng kuryente tuwing maintenance shutdowns. Kung hindi sapat ang magiging paliwanag ng power firms, giit ng mababatas, dapat pagbayarin ang mga ito para sa nawalang kita ng mga negosyo dahil sa blackout. Sa ganitong paraan, mas magiging maingat na anya ang power generation companies sa mga operasyon ng kanilang planta at pagsunod sa mga regulasyon. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents na iahatid ni Jack De Ocampo mula sa Chester, United Kingdom. Jack, paano tinitiyak ng Britain na ligtas ang mass transport system sa bansa? Yes, magandang araw dyan, Monica. No? Masabi natin yung mass transportation o public transportation system dito sa United Kingdom ay sobrang safe naman. Katunayan ay nga sa isang sa mga data nakita natin ay mga nasa 3 out of 1 million passengers na sumagamit ng transportation o public transportation, particular na yung bus, ay nagkakaroon ng aksidente. So napakababa ng percentage. And aside from that, merong ini-install na self-limiting na speed device o speed limiting device sa mga bus or sa public transportation dito. Kaya naman sobrang safe din. Aside doon, syempre, sa mga CCTV cameras. And may tuturing pa rin yung train system ng United Kingdom ang isa sa safest public transportation sa bansa. Yes, Monica. Sige, Jack. Ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Sugatan ang nasa 24 na individual sa pagbanggaan ng tren sa Manhattan, USA. Ayon sa ulat ng Metropolitan Transportation Authority, nasa 300 ang sakay ng subway train nang sumalpok sa isang out-of-service train malapit sa West 96th Street. Wala namang nagtamo ng serious injury sa mga nasaktang pasahero. Ayon sa MTA officials, wala silang nakikitang indikasyon na may kaugnayan ito sa equipment malfunction. Sa kabila nito, nagsasagawa pa rin sila ng investigasyon upang alamin ang tunay na sanhi ng aksidente. Isa ang patay sa ikalawang school mass shooting sa Estados Unidos sa taong 2024. Kinilala naman ang 17 gulang na gunman na estudyante ng paaralan. Ito ang balita ni Sonicos. Patay ang isang grade 6 student habang sugatan naman ang 5 pang kabilang ang isang school administrator matapos ang mass shooting sa Perry High School sa Des Moines, Iowa sa Estados Unidos. Ayon sa Iowa Department of Public Safety Division of Criminal Investigation, self-inflicted wound ang naging dahil ng kamatayan ng 17 taong gulang na suspect na estudyante ng paaralan na kinilalang si Dylan Butler. Armado ng isang pump-action shotgun at small-caliber handgun ang gun shooter at makailang beses ding nag-post sa social media sa panahon ng mass shooting ayon sa inisyal na investigasyon. Natagpuan naman ng mga investigador sa initial search sa paaralan ang isang improvised explosive device. Ito na ang ikalawang mass school shooting sa US sa taong ito at ikaapat na mass shooting sa Amerika ayon sa Gun Violence Archive. Unang araw ng pasok sana ang araw ng Huwebes sa school district matapos ang winter break. Ayon sa paaralan, mananatiling sarado ito bukas at magsasagawa ng student counseling services para sa mga mag-aaral na apektado ng insidente. Sanicos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinahayag ng White House na sinuplayan ng North Korea ang Russia ng ballistic missiles at launchers. Ilan sa mga armas ginamit na ng Moscow laban sa Ukraine. Ilalatag ni U.S. National Security Spokesperson John Kirby sa United Nations Security Council ang naging developments ng pangyayaring ito. Magpapatupad din ng karagdagang sanctions ang Estados Unidos sa mga nagbibigay daan sa naturang transfer of arms.
Sa Mandala, wala pa mang nahukuhang missiles. Ang Russia sa Iran, paniwala ni Kirby na balak din ito ng Moscow. Samantala, libo-libong rescuers na ang dinifloy sa epicenter ng lindol sa Japan. Subalit hindi pa rin matukoy ang lawak na pinsalang tinamon ng bansa. Tuloy-tuloy naman ang ginagawa ng pamahalaan upang maayudahan ang earthquake survivors. Ito ang balita ni Nerissa Dando. In Wajima City, there were about 1,900 people. In Suzu, about 2,100 people. Or SDF personnel and the police personnel, firefighters were dispatched to those areas and fully working on the rescue activities. Ginagawa ng pamahalaan ng Japan ang lahat upang ma-rescue ang mga nawawala pa rin sa nangyaring 7.6 earthquake sa Japan. Iginiit ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida na nararapat aniyang ipagpatuloy ang mga pagsisikap sa pagligtas sa mga tao kahit lagpas na sa 72 hours ang nangyaring sakuna. Ang golden 72 hours kasi pagkatapos ng isang sakuna ay ang panahon kung saan maaaring mabuhay ang isang tao nang may pisikal na lakas nang walang pagkain at tubig ayon sa rescue experts. Umabot na sa 156 ang na-rescue habang hindi bababa sa 179 ang hindi pa nakikilala ayon sa mga awtoridad. Sa ngayon, hindi pa rin malinaw ang lawak ng pinsala na tinamon ng Japan mula sa lindol at tsunami. This earthquake occurred before the sunset. So in the initial point, it was very hard to understand, to assess the situation. And from the mayor of Wajima and Suzu City, I heard the situation directly and I established the headquarters for specified disaster management headquarters, and it was upgraded to extraordinary disaster management headquarters. Naniniwala naman si Japanese Prime Minister Fumio Kishida na bagaman mahalaga ang rescue para sa iba pang nawawala, importante ring masuportahan ang mga nakaligtas sa trahedya. The Hokuriku region, the winter is very harsh. The affected people are suffering in a very harsh environment, as I understand. With that in mind, the elderly people, the young children, and people with sickness, there are many people in those conditions. Strong shocks are happening one after another. Evacuation may prolong. We're in such a situation. We have to have a sustained and a swift support. Samantala, mahigit sa 30,000 tao na mula sa mga lugar na naapektuhan ng lindol sa bansa ang patuloy na nananatili sa shelters habang may ilang mga bayan naman ang nakararanas ng kawalan ng tubig, kuryente at internet connection. Nerissa Dando, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumagsak ang Grand Isias Hotel dahil sa malakas na lindol na yumanig sa southeastern Turkey noong February 2023 na nagdulot sa pagkamatay ng halos 80 tao. Isinisisi ang insidente sa hayagang kapabayaan ng 11 defendants na simulimulang litisin noong Miyerkules, January 3, 2024. Ayon sa indictment, illegal ang pag-convert ng hotel mula sa isang residential building. Gayun din ang karagdagang o pagdaragdag nito ng isang palapag dahil 9 floors lamang ang aprobado sa original building plan. Nasa 200 na ang inaresto ng Turkish police dahil sa poor building construction mula nang tumama ang unang lindol na may lakas na 7.8 magnitude. Inaresto at kinasuhan na ang may-ari at apat pa sa mga akusado na nahaharap sa posibleng 20 taong pagkakabilanggo. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom. Ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi.
Ipinasara ng Department of Migrant Workers ang isa umanong illegal recruitment agency sa Malate, Maynila dahil sa pag-aalok ng trabaho sa Germany. Samantala, umabot na sa 14 na establishment o naipasara ng Department of Migrant Workers na mga illegal recruitment agency mula ng buwi nito noong 2022. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. It's our job to be alarmed until masog po sila lahat. Totally. Kasi as long as merong recruitment activity and demand for workers abroad, dahil alam nyo, ang Filipino, di ba? Quality ang ating overseas employment, ang ating workers, whether here or abroad, ay merong magkakaroon talaga ng magtatangka ng illegality, informality, black market, if you will. So that susupuin natin sila until sila'y makitil. Umabot na sa 2.5 million ang inisyung Overseas Employment Certificate at Passes ng Department of Migrant Workers noong nakaraang taon. Nagpapakita lamang ito na nananatiling in demand ang Filipino workers sa ibang bansa. Ngunit kaakibat nito ay ang paglaganap rin ng mga nananamantala sa mga nais mag-abroad. So talagang hindi natin gusto yung lumilihis, yung gumagawa ng illegal activity. So we want to stop this. And definitely for 2024, pangako natin sa taong bayan, pangako natin sa administrasyon ni President Marcos na pipigilin natin ang illegal recruitment. Ngayong araw, ipinakandado at isinara ng DMW ang GIS Manila o German Immigration Services. Isa itong immigration and consultancy services sa Malate, Manila na pag-aari ng German national at asawang Pilipina. Bagamat may permit sa lokal na pamahalaan at may akreditasyon ito bilang consultancy, nakakapagproseso ng visa at may language training, pero wala itong permit para mag-refer ng manggagawa at magpaalis papuntang Germany. Nag-o-offer, nangangako, nagre-refer. At mga ganito ay elemento ng akto ng recruitment. Which means pag ginagawa mo yung referral, promising and offering for employment abroad, that's recruitment and you need a license. And if you don't have a license, that's illegal recruitment. May tatlong eskimang agency sa pagpapaalis ng mga Pilipino. Ito ay ang paggamit ng student visa, direct hiring at sa pamamagitan ng agency, kung saan mayroon itong Memorandum of Understanding sa isang local agency. Ang pinresent nila sa atin is actually an agreement with a local recruitment agency. And based dun sa wording ng agreement, nagpapasahan nga sila ng recruit. So that's already the nail. That's very, very ng recruitment. So either referral na sila ang magre-refer dun sa agency or yung agency yung magre-refer sa kanila on behalf of German employers. Ayon sa DMW, mayroon silang tatlong complainant at isa sa mga ito ay hiningan umano ng mahigit 200,000 piso. Pero hindi ito nakaalis papuntang Germany. Hotel workers, caregivers at nurse ang inaalok nilang trabaho sa ibang bansa. Simula ng maitatag ang Department of Migrant Workers noong 2022, pang-14 na ito sa mga illegal recruitment agency na naipasara ng kagawaran. Paalala ng DMW, maging matalino at huwag magpapaloko sa mga agency na sa unay nag-aalok lamang ng training. Ngunit bigla kayong aalokin ng trabaho pero wala namang kaukulang lisensya. Maaari namang makita sa DMW website ang mga lisensyadong agency maging ang mga aprobadong job order na pwedeng applyan. Makikita rin dito kung ang isang agency ay suspendido at expired ang lisensya nito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang alegasyon na may korupsyon sa pag-aangkat ng modern units ng jeepney na ipinampapalit sa mga tradisyonal na jeep. Nililaw din ng LTFRB na hindi lang naman mga minibus ang pwedeng ipalit sa tradisyonal na jeep sa gitna ng isinusulong na modernisasyon. Ito ang balita ni JP Nunez.
Yung pagbili po ng sasakyan ng ating mga transport service entities ay wala pong mandato doon ang DOTR sa KLTFRB. Ipinaliwanag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na hindi sila ang pumipili ng mga modernong sasakyan na binibili ng mga kooperatiba para ipalit sa unit ng tradisyonal na jeep. Ang desisyon kung saan bibili at anong klaseng modernong public utility vehicle ang pipiliin nasa diskresyon ng operators at mga driver. Ito ang naging tugon ng LTFRB matapos sabihin ni House Speaker Martin Romualdez na nais niyang paimbestigahan ang pag-iimport ng mga modern jeep dahil may mga opisyal ng DOTR umano ang sangkot sa korupsyon. Sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP, papalitan ng mga makabagong unit ng jeep ang mga tradisyonal na jeep. Sa ngayon, puro minibus ang mga unit na nakikitang pumapasada sa kalsada. Pero ayon sa LTFRB, hindi naman limitado lang dito ang pwedeng ipalit ng mga kooperatiba. Ayon sa DOTR, mayroong nasa 54 na iba't ibang mga modelo ng PUV na nakaklasify sa Class 1, 2 at 3 depende sa laki at kapasidad ng kayang isakay. Compliant din anila ito sa Philippine National Standards. Hindi po limited yung ating design. For as long as makapag-comply nung specification at po yung mga requirement na nakalagay sa PNS ay pwede po nilang bilhin yon. Ayon sa LTFRB at maging sa Office of the Transportation Cooperatives, wala naman umanong korupsyon sa ahensya pagdating sa pagbili ng mga kooperatiba ng modernong unit ng jeep. Definitely wala pong katotohanan because first of all, nagkaroon na nga ng accusations at wala po nangyari sa katotohanan. But definitely again, we will be there. Dagdag pa ni OTC Chairman Andy Ortega, ilang beses na rin silang humarap sa Kongreso dahil sa mga aligasyon ng korupsyon. Pero wala naman daw umanong maipakitang ebidensya ang mga nagpaparatang sa kanila. Mas nagiging klaro pa umano ang mga dapat nilang gawin sa pagpapatupad ng modernization program dahil sa batikos ng ilan. Sakaling ipatawag ang DOTR, nakahanda umano ulit silang harapin ang mga aligasyon ng korupsyon laban sa kanila. Yung ating programa ng PUVMP, dahan-dahan po nagiging malakas because of these congressional hearings. Dahan-dahan po nagiging maayos because all concerns are raised, all concerns we try to address po. So on the part of the OTR family, we welcome po and we appreciate such invitations po. Samantala, ayon sa LTFRB, noong Disyembre ay napuntahan rin nila ang Francisco Motors na nag-o-offer ng rehabilitated jeepneys sa mas mababang halaga kaysa sa modern jeep. Ayon sa LTFRB, maaari ring pampalit sa mga tradisyonal na jeepney ang model unit ng Francisco Motors na electric jeepney. Ang payo po namin sa kanya is to have himself accredited to the Philippine National Standards para po makasama siya doon sa mga pwede pong sumali na bilihan ng mga jeepney ng mga cooperative. Samantala, sa huling pahayag ng LTFRB, 73% na ng jeepney sa bansa ang kabilang sa konsolidasyon para sa PUVMP. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dismayado ang Department of Energy sa umano'y kawalan ng aksyon ng National Grid Corporation of the Philippines na nagresulta sa power outage sa Panay Island. Magsasagawa rin sila ng investigasyon upang ugatin ang pinagmulan ng problemang ito na nagresulta sa 3 araw na kawalan ng kuryente. Ito ang balita ni Jed Neresina. From the time that the generator had an unscheduled breakdown past noon of January 2, NGCP did not do anything as a systems operator responsible for maintaining the stability and integrity of the transmission grid for the next 2 hours. Walang ginawa.
Ganito inilarawan ng Department of Energy ang National Grid Corporation of the Philippines sa gitna ng naranasang power outage sa Panay Island. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lotilla, mayroon sanang 2 oras na window period ang NGCP para tawagan ng distribution utilities at electric cooperatives na bawasan o i-reduce ang kanilang load para maiwasan ang subsystem-wide collapse. Gayunman, hindi umano ito ginawa ng NGCP kaya tumagal ang blackout. Ito na rin ang 2 beses na nakaranas ang Panay at ilang bahagi ng Negros Occidental nang matagal nakawalan ng kuryente. Kaya naman siniguro ni Secretary Lotilla na iimbestigahan nila ano ang dahilan ng magkakasunod na pagbagsak ng planta ng kuryente sa Panay Island. With the Energy Regulatory Commission, we will get to the root cause of the tripping of the 6 power plants and conduct a technical analysis of the Panay grid in order that necessary grid enhancements are carried out. We have to make sure that we demand from the one that has the responsibility and control over the system to be the one to deliver. Nais rin ni Secretary Lotilla na magkaroon ng mas mataas na penalty o multa ang ganitong mga pangyayari, lalo na at malaking abala at kita ang nawala sa mga naapektuhang negosyo. Right now, the maximum penalty that can be imposed by the ERC is 50 million pesos. And that's graduated for the first violation, the second violation, and so on. So it is not proportionate to the economic value of the project or the financial returns that will come from the project. The estimated losses per day of the blackout is about 500 to 700 million. Everything is affected. Nangako naman si Secretary Lotilla na gagawin ng gobyerno ang lahat para hindi na maulit ito sa Panay maging sa ibang lugar sa bansa. We wish to assure the public that the government will consider and take all other steps necessary to ensure that the problems encountered are avoided in Panay and elsewhere in the country. Bunsod ng pangyayari, muling nabuhay ang usapin kaugnay sa pag-review sa congressional franchise ng NGCP, gayon din ang tinatanggap nitong special tax privilege. Ayon naman kay NGCP spokesperson Cynthia Alabanza, may hindi magandang epekto ito, lalo na sa mga nagnanais mamuhunan sa energy sector ng Pilipinas. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sindigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tulong muna bago balita. Inulungan ng UNTV News and Rescue ang sugatang motorcycle rider na bumangga sa isa ring motorsiklo sa Butuan City. Nilapatan din ng first aid ng rescue team ang isa sa 2 sugatan na sakay ng isang motorsiklo na bumangga sa road barrier sa Tacloban City, Leyte. Ito ang balita ni Hazel Ferzas. Nirespondehan ng UNTV News and Rescue ang isang sugatang motorcycle rider na bumangga sa isa pang motorsiklo sa Kilometer Highway 3, Baan Highway, Butuan City. Kinilala ang rider na si Jojo Osico na nagtamo ng laceration sa noo at itaas na labi na agad namang nilapatan ng paunang lunas ng rescue team. Nabangga nito ang isa pang motorsiklo na minamaneho naman ni Banjo Parangan. Ihatod unta na naman mong kauban nga bae sa parang silang boarding house. Para mo parking. Pag parking na ako, naray ni Kurt ni Sulpot o kalit nga laki. Tapos na nasanga, na dasmagan ko, nga nagisgisan na akong kamot. Tanggal lang sa mirror.
Matapos ang ginawang assessment sa biktima at mabigyan ng first aid ay dinala ito sa Butuan Medical Center. Swerte namang maliit na gasgas lang ang tinamo ni Parangan. Tinulungan din ng UNTV News and Rescue ang isa sa dalawang sakay ng isang motorsiklo matapos sumemplang at magtamo ng injury. Bumangga ang mga ito sa road barrier sa Tabuan National Highway, Barangay 77, Marasbaras, Tacloban City. Nilapatan ang paunang lunas ng UNTV News and Rescue ang driver ng motorsiklo na nagtamo ng gasgas sa paa at kamay at laceration sa kaliwang binti at may iniindang pananakit sa dibdib. Matapos mabigyan ng first aid ang biktima, inihatid ito sa Eastern Visayas Medical Center. Ang Tacloban City Rescue Unit naman ang tumulong sa angkas ng rider. Hazel Ferzas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naka-alerto na ang mga lokal na pamahalaan at mga barangay council sa paligid ng Bulkang Bulusan dahil sa patuloy na aktibidad na ipinakikita nito. Nakaayos na rin ang kanilang evacuation plan sakaling kailanganing ilikas na ang mga residente. Ito ang balita ni Ryan Salatandol. Unang-una po ang ginagawa po, pinapaalam po po sa council sa tanong na mag-alerto po ang bawat puro maghanda po. Na kung sakali man natungtok ang bulkan, nakahanda sila. Naka-alerto na ang Barangay Council ng Barangay Puting Sapa sa Uban, Sorsogon. Isa ito sa pinaka-naapektuhang barangay tuwing pumuputok at bumubuga ng abo ang Bulkang Bulusan. Kaya naman ang lokal na pamahalaan nagpaplano na sakaling magkaroon ng forced evacuation. Ang ginagawa namin, inuunan po yung mga nagbawag. Senior citizen, mga Bautist, mga kabataan, mga mahihit pa. Una-una po yung serotopan. Yun po ang inoon namin na ma-rescue. Padala sa evacuation center. So, may mga nakahanda na po kami na mga face mask na kung sakali abutan na pagputok ng vulkan, maglagay po ng kasi po delikado yung amoy ng susok. Ayon sa ilang residente, sanay na sila sa ganitong mga sitwasyon at nagkukusa na ring lumikas ang iba nilang kabarangay kung kinakailangan. Pinapahanda lang ko kami now, so NDR and the company has NGO. Sampor sa ano, sa pag-ubanganin ng baigtad. Pero kung nasa alert level 2 na, all green, force evacuation na po yan. Payo naman ang LGU na maging mahinahon at makinig at sumunod sa sasabihin ng mga otoridad. Ang FIVOX naman nagbabala sa banta ng lahar kung magkakaroon ng malalakas na pag-ulan sa Sorsogon. Sa communities na malapit po sa mga ilog ay kumaari po kung magkaroon po ito ng mga phreatic eruption at sabayan ito ng malakas at mahabang nimbus na ulan ay maaari po mag-produce ng lahar. Sa pinakabagong tala ng 24 hours monitoring ng FIVOX ngayong araw, January 5, nakapagtala ng 15 volcanic earthquakes, 102 tonelada ng sulfur dioxide flux, natamtamang pagsingaw ng steep plumes at nakakitaan pa rin ng pamamaga ng dalisdis ng bulkan. Samantala, nananatiling nakataas sa alert level 1 ang Bulkang Bulusan na nangangahulugan ng low level unrest na may mataas na tsansa ng phreatic eruption. Kaya naman nagpaalala din ang lokal na pamahalaan ng Sorsogon na limitahan ang mga aktibidad na mas malapit sa dalisdis ng Bulkang Bulusan. Ryan Salatandol, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kapansin-pansin pagbabago sa katawan ng mga kababaihan tulad ng irregular menstruation, pagtubo ng mga tagyawat at bigla ang pagtaba. Ito ay mga kriteriya upang matukoy na ikaw ay may polycystic ovary syndrome o PCOS. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. So, the hormonal imbalance in PCOS is when this hormone, which is called the androgen, it's actually a male hormone, okay, and it's too much in the body of a woman. So,
that is polycystic ovary syndrome in a simplistic description. The first manifestation will be irregular menses. Ang usual manifestation niyan is yung naglalaktaw-laktaw yung regla. O kunyari, sabihin na every 2 to 3 months, no? Hindi po dinadatnan ng dalaw buwan-buwan. Now, the second diagnostic criteria will be signs na mataas nga yung androgen levels clinically. So, ano ba po yung symptoms na? Yan yung mga pasyente na may acne, daming pimples. Okay? May iba din po, yung mga babae, parang mabuhok, na parang sa distribution ng lalaki. So, sa likod ng legs, napakakapal dito sa tiyan. Hindi naman po masyadong ganyan sa mga babae, di ba? Yeah. Yung iba din po, hyperandrogenism, yung manipis na manipis yung buhok. And the third criteria is yung doon po sa ultrasound. Yun po yung ultrasound na chinecheck po yung mga organs dun sa loob ng katawan ng babae. Marami pong follicles sa ovaries, so more than 20, na hindi po nag-grow. So yan po yung tatlong criteria. Now, for a patient to be diagnosed as having polycystic ovary syndrome, she has to fulfill at least 2 out of the 3. Isa rin sa dapat maintindihan ng karamihan na hindi lang ovaryo ang apektado ng sakit na polycystic ovary syndrome, kundi pati ang buong katawan dahil ito ay isang metabolic disease. Because they think that the worst manifestation would be, you know, kasi polycystic ovary syndrome, yun yung title niya, di ba? Yun yung pangalan niya. When in fact, it's not. It's really a metabolic disease. So it's in your whole body. So kaya yung mga manifestations niya. The truth is, if I'm managing a patient with PCOS, eventually I don't really mind how the ovaries look like. It'll depend on how the patient is clinically. Kaya kung ikaw ay nakararanas ng mga sintomas ng PCOS, maiging makinig mabuti sa payo ng doktor. Dun sa pag-aaral, ito ay walang lunas, ngunit maaari itong makontrol sa tulong ng mga eksperto. Listen to your doctors and talk to them. I think it's very important that the goals will be clear so that we may be able to help you the best. Okay? And being honest with us with your needs, okay? That's the best way we can probably help. PCOS is a disease that cannot be cured, but we believe that it can be controlled. At upang malaman ang iba pang detalye ukol sa polycystic ovary syndrome, manood ang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Department of Health o DOH na nadagdagan pa ang mga bilang ng mga nasawi sa paputok at nasugatan sanhi ng ligaw na bala. Ngayong araw, iniulat ng kagawaran na pumanaw na ang lalaki mula Ilocos Region na napaulat na nasa bugal matapos magsindi ng sigarilyo malapit sa imbakan ng paputok. Bukod dito, may naitala pang karagdagang 4 na kumpirmadong stray bullet injuries. Bunso nito, umakyat na sa 600 ang mga naitalang fireworks-related injuries sa bansa. Para naman sa mga nakamiss sa Wish Date Concert na Invisible noong December 26. Ito na ang inyong chance na mapanood ang 10th installment ng One of a Kind Concert and Movie ng KDR Music House. Dahil sa Linggo, January 7, ay ilalabas na ang digital streaming nito sa official YouTube channel ng KDR Music House. Ito ang balita ni Gladys Duwag. How much love I have for you. Nakita ko na yung wagas mong pagmamahal. Miss niyo ba ang 10th installment ng Wish Date Concert sa Araneta Coliseum noong December 26? O gusto niyo muling ma-feel at madala sa mga eksena ng storya? Well, ito na ang chance ninyo. Dahil sa darating na linggo, January 7, mapapanood na ang digital streaming ng one-of-a-kind concept na ito ng KDR Music House. Sama-sama nating balikan ang mga nakaaantig at nakakakilig na eksena sa Wish Date Invisible. Ayon sa isa sa mga bida ng storya na si Ira Marie,
Mariano. Hindi lang ordinaryong love story ang matutunghayan dito, dahil istorya rin ito ng pagsasakripisyo. Para sa akin, more on very inspirational kasi ito. Ang dami nilang mapipick up na mga life lessons and realizations na very eye-opener sa kanila. So, whether it's about love, sa romantic love, tapos love para sa kaibigan, love para sa mga elderly, sa mga close sa puso talaga natin, mga magulang natin. So yun, marami kayong mapipick up na mga values. At syempre, yung talagang essence ng buhay, which is yung pag-ibig talaga. At bagaman ilang beses na siyang nakapag-perform sa Wish Date, kakaibang paghahanda ang kanyang ginawa dito para bigyang buhay ang kanyang role at maihatid sa mga wisher ang mensahe ng kwento. So meron ako mga ganong character sketch na parang inaral din to prepare for my role. She's very passionate sa charity works. Tapos alam mo yun, yung principle sa kanya na yung buhay hindi dapat nasasayang sa walang kabuluhan ng mga bagay, na as long as meron kang buhay, kalakasan na binibigay sa'yo, gumawa ka ng mabuti, iparamdam mo sa tao na mahal mo siya. Dedicated talaga siya for good works. Bukod kay Ira, nagpakita rin ng acting prowess ang veteran actress na si Daria Ramirez. Kasama rin sa Wish Date Invisible ang aktor na si E.A. Guzman, Kate Yano, at Chris Abaya. Matutunghayan din ang live performances ni Armie Milliare. Gigi Delana and the Gigi Vibe. S.I. Bilanio. Here I am, the one that you love, asking for another day. At ang OPM pop and R&B band na South Border. Invisible Digital Streaming ay mapapanood alas 7 ng gabi sa official YouTube channel ng KDR Music House. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po. Tapos na yung maraming handaan at mga kainan, ha? Pero baka marami ba pong natirang spaghetti sa mga ref nyo. Pero hindi po nawawala sa handa ang manok. Pero hindi ba kayo nagtataka kung bakit tila hindi nauubos ang mga manok? Ang mga manok po ang pinaka-popular na uri ng karne at poultry sa mundo. Alam ba ninyo na taon-taon ay nasa 74 billion na manok ang kinakatay? Mas mataas po yan ng 15% ha, kumpara sa nagdaang mga taon. Pero bakit napakaraming mga tao ang gustong-gustong manok? Sabi nga nila, everybody loves chicken. Unang-una, ang manok ay mas mura na palakihin kumpara sa mga baboy at baka. Mas maliit rin ang manok at mas madaling i-manage. Mas mabilis palakihin gamit ang feeds. At large-scale production ang ginagamit sa mga chicken farms kung kaya't nami-meet ang demand ng mga tao. Pero eto ha, alam ba ninyo na inaasahan na by year 2075 ay mababawasan ang pagkain natin ng karne. Ayon yan ha, sa mga eksperto. Ang dahilan, public health at climate change, gaya po ng weather events na sumisira po sa mga crops at livestock. Pero take note, hindi porke maraming manok, kakain na tayo ng kakain ng manok. Sabi nga, eat moderately. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawan.
Mon, ba't ganun? Bigla ako naglaway. Nang naisip ko agad yung HOC. Ayun. Laba tayo dyan, Mon? Pwede. On na utal si Mon na, Mon, sagutin mo na yung tanong ko. Oh, meron tayo niya. Yun nga lang ha, pero take note sa sinabi ko, Jun, darating pala yung time, by year 2075, eh mukhang ang mga tao titigil na masyado sa pagkain ng karne. Kaya kung ngayon, malaging kumakain ng karne, meron din palang time na darating ang tao daw. Sabi sa mga experts, ha, sabi ng mga experts na mawawala na sila ng gana masyadong kumain ng karne. Ikaw ba, Monica, mahilig ka ba sa manok? Depende yan sa ano. Luto? Depende sa luto, oo. Pero parang in general, ang Filipino mahilig talaga sa manok, di ba? Kaya nga mga, di ba yung mga sikat na mga fast food chains, lalo sa mga bata, di ba? Mahilig sa manok. Yan. O bago yung salamin mo, Monica. Nanibago ako eh, nakasalamin ka eh. Oo. Ayan, so napag-alaman na nila na Lola Ice na talaga ako. Kasi ang kapal. Ilan ang grado niyan? 500. Ha? 500? Monica, pareho tayo, pero hindi 500 yung sa akin. Ano? 100 lang. Oh, 100. Para tayo, Mon, yung gantong malayo, 100. Nagsimula ako sa 100. Uh-huh. Ang bilis, ha? Tapos hindi, pero high school pa ako noon. High school, tapos tumaas. Mahilig rin kasi ako magbasa. Mahilig ako magbasa kahit na yung madilim. Lalo pag gusto ko yung binabasa ko, nakakalimutan ko na bawal pala yun. Mm-mm. So yun, siguro na stress over time yung mata, kaya yun, naging lola. Ano yan, lagi mo nang isusuot, no? Lagi. Ako, oo, kasi pag wala, alam na yan ng mga prompter operator natin dito na kapag medyo lumiit yung font natin, naku, mahirap talaga sa akin, June, sa mas akin. Naging okay magsalamin kasi mas nakita ko na yung katotohanan. Oo. Ako rin eh, yung dinayo. Parang iba na. Iba na yun ha. Iba yan yung nakita mo. Mas malino na sa akin lahat. Ako din dati, medyo denial pa ako eh. Kailangan talaga pag malaki ganito. Kailan din sa 100? 100 lang, oo. O sige, Mon, maraming salamat sa pagsama sa amin na live the live. Yan po si Mon Nokson. Ayan. Ito naman po ang komentaryo ng ating mga kauserong Pinoy ngayong araw po ng Biyernes, hinggil po sa issue ng destabilisasyon. Sabi po ni Sonito Vargas Channel, good evening po. Tungkol sa destabilization plan ng military, parang hindi yata ang military ang may plano doon sa balita. Hindi po, yung mga dati. Yung mga ex. Sana patunayan nila sa gawa, hindi sa salita na hindi totoo. As the saying goes, kapag may usok, may sunog. Yan. Sa ICC probe naman, sabi ni Pareha, Sonito Vargas Channel, bakit po hindi makumpirma ng BID? BID kung nakapasok na ang ICC investigator, samantalang lahat ng travel documents ng foreigners dumadaan sa kanila. Bureau of Immigration dapat. Actually, BI yun. Naisip ko, BI ba yun? No. Mukha ko si Sonito Vargas Channel kasi nabuhay siya noong mga panahong 1990s, mga ganun. BID ba ang BIB? Bureau of Immigration and Deportation dati. Okay. Yan, natatandaan ko yung ano. Kaya pala. sorry. Okay. Yan, si Samson Cava naman, sabi niya, sa pagpasok ng ICC, bakit alam ni Roque when the government ay walang kaalam-alam? Something is fishy. Isipin po ninyo, mga kababayan. Malaisipan. Okay. Sa issue naman ng... Doon pa rin, pero sa ibang platform. From TikTok naman, doon pa rin tayo sa destabilization na issue. Ito from TikTok, sabi ni Happy Brett, dapat lang na makasuhan yung mga nagpapakalat ng fake news. Sa TikTok ba may mga ganyan din? May mga fake news din na... Kasi kung TikTok account kasi, eh. Parang ganyan yun. Iba-ibang platform din kasi. Pero iba-ibang namang atake, kumbaga. Ito naman, si hingil pa rin sa... Ito naman, jeepney modernization. Sabi po ni Bulcat, abolish na yung jeepney. Tanggapin na ang katotohanan na nag-a-upgrade ang lahat ng mga bagay. Meron na nga ang kotseng lumilipad eh. Oo, totoo yan. Tayo jeep pa rin. Modernize na yan. Mm-hmm. Sabi naman ni Judith Salud Reyes, sa akin lang naman, kung ang pinaigting ay ang jeepney sa modernization nito, nito na ang gagawa mismo ay ang saraw o no puente, tama ba yan? Kaya at ang
bihas ang bihasa sa gumagawa ng jeepney. Parang ibig niya sabihin, Monica, pag-uusap pagpapaigting ng jeepney modernization, dapat ang gumagawa niya. Dapat ang gumagawa niya sa Rao, kaya no puwente, kasi sila yung talagang biyasa dyan. Maganoong araw pa. Okay, oh, salamat sa pagta-translate. Hindi ko masyadong nag-gets yung binasa ko. Anyway, oh. Okay. Ganda lang tayo magsulat minsan, di ba? Okay, yeah. Okay. Ano po to? Ah, shout out na tayo. Maraming salamat po sa panonood kay na Lolit Constantino, Leo Palis, Lazaro Doming. Salamat po. Gayun din kay Lina Tavas, Florange De Paz. Florange. Pabalik ha, at Odelina Pahamta. Korean heart with love ba? Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais na balikan sa ito ang balita, pwede nyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na rin po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng awit, 63:4 na nagsasabi, sa gayo'y pupurihin kita habang ako'y nabubuhay. Igagawad ko ang aking mga kamay sa iyong pangalan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.